Hello, this is Okie Doggy. Pag-uusapan natin ngayon, mabubuntis ba pag outside lock? Pero bago yan, intro muna tayo! Ako nga pala si Okie Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Hello, this is Okie Doggy. Pag-uusapan natin ngayon ang pinagkaiba ng inside lock sa outside lock. Kasi nga nagbi-breed tayo ng aso, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo. Ngayon, dami nagtataka kung nabubuntis ba ang outside lock kung yung ari ng lalaki naglalak sa labas ng ari ng babae, hindi dun sa loob ng ari ng babae. Yun na tinatawag na outside lock. Kaya nga outside, sa labas ng ari ng babae. Ang pag-uusapan natin, anong pinagkaiba ng inside lock saka outside lock. Okay, usapang inside and outside lock. Ang inside lock, ang bola ng lalaking aso ay lumaki sa loob ng ari ng babaeng aso. Ang bola ay locking mechanism para di matanggal ang ari ng lalaki sa ari ng babae habang bumubuga ng similya. Ganun yun. Diba nakikita nyo yung itlog ng lalaki pag lumabas dun sa ari ng ano ng lalaking aso, tumigas, diba, nag-hit yung babae. Yung bumabola na yun, yun yung pumapasok dun sa ari ng babae para mag-lock. Pero kadalasan, meron hindi nang sa-success na nagpumabola sa loob ng ari ng babae. Yun ang tinatawag na outside lock. Pero yung inside lock, kasi nga, yun yung pumipigil, nagla-lock para hindi makalas yung pagdikit nila sa isa't isa. Kaya yung similya ng lalaking aso, tuloy-tuloy dun sa pagpasok dun sa ari ng babaeng aso. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, itong outside lock. Ito yung na-experience ko. Ay, hindi pala. Na-experience ng alaga kong aso. Itong Shih Tzu. Kasi yung Shih Tzu ko, sa akin yung Shih Tzu babae, sa akin Shih Tzu lalaki. Ang nabili kong Shih Tzu babae, yun yung maliit. Tapos yung lalaking nabili kong Shih Tzu, yun yung standard size. Ang nangyari, maliit yung babae. Ibig sabihin, maliit yung ano, maliit yung ari niya. Tapos yung standard size, malaki siya, malaki siyang Shih Tzu. Ito nangyari. Pina-shoot ko yun sa shooter. Ang nangyari, hindi nagdikit. Ayun, akala ko, hindi talaga siya mabubuo. And then, nag-antay na ako, wala na akong pag-asa. Kasi nga, di ba, nagbibig tayo. Tapos, ito nangyari, sabi ng shooter. Sabi ko, kuya, outside lock yan, mabubuo ba yan? Tapos, sabi niya, mabubuo naman daw. Pero, ang expect ko, hindi talaga. Mababa ang chance, pero talaga mabubuo. Ito nangyari. After 2 months, nangyari, nabuo. Kahit outside lock. Ang ginawa ng shooter, inalalayan. Papaliwanag ko, ano nga ba ang outside lock? Ang outside lock, ang iba pang tawag dito ay shooter's lock. Yun nga, kasi nga, tinutulungan to na shooter para hindi maghiwalay. Ito yung bumola sa labas ng ari ng aso. Pero, yung similya ng ari ng aso, dire-diretso. Pero, kailangan lang ng tulong ng shooter. Hindi mangangalay. Kasi yun nga yung bumola do sa labas. Kailangan nakahawak ng maigi. Magaling yung kamay ng shooter o kaya ng breeder. Ang bola ng lalaki ang lumaki sa labas ng ari ng babae. Kaya kailangan ng shooter na hawakan ito habang bumubuga ng similya. Hahawakan mo yung ari ng lalaki kasi bumola sa labas. Tutulungan mo siya para hindi kumalas o maghiwalay. Kaya kailangan magaling yung humawak. Mga 20 minutes ka mag-aantay. Kailangan magaling ka nga talaga. Kailangan may experience ka sa pagbibreed o kaya kailangan mong tumawag ng shooter pag ganun yung lalaki mong aso. Ang outside lock ba ay nagkukos ng di pagkabuntis? Hindi. Akala ko noon hindi. Pero ito nangyari, may chance din talaga mabubuntis. Mapa-inside lock or outside lock, pwedeng mabuntis or hindi ang isang female dog. Ang tanging pagkakaiba lang ng dalawa ay kung saan lumaki ang bola. Outside sa labas,
inside sa loob. Pero parehas lang na nakapasok ang ari ng lalaki at nabugan ang similya sa loob ng ari ng babae. Ang pinagkaiba lang, ang inside lock, hindi mo na kailangan tulungan yung lalaking aso sa babae. Ang outside lock, kailangan mong tulungan, kailangan magaling yung kamay mo. Kasi nahuhugot yun palabas. Mga 20 minutes ka mag-aantay. Pag yung nagawa mo ng 20 minutes, walang pinagkaiba yun sa inside lock. Mabubuo at mabubuo yung aso mo. Kasi depende naman yan kung kailan ang fertilization ng babaeng aso. Paano mo manalaman na nabugan ng similya ang isang lalaki na aso? Mapa-inside or outside lock, once nakapasok na ang ari ng aso at nabugo siya ng similya, ang kanyang puwet ay gumagalaw na parang nahigop. Yon. Kung may video ako sa inyo nag-hit, papakita ko sa inyo yung susunod. Pero kasi ngayon, pahinga muna tayo kasi nga pandemic. Walang budget ang mga tao sa pag-aalaga ng aso. Minsan nagkukost pa yan ng bebenta nilang alaga nilang aso kasi nga wala na silang pagkuhaan na ng pera. Kaya hindi muna tayo nagbibreed ngayon. Balik tayo. Papasok at palabas. Indication, ito ang bumubuga ng similya ang male dog. Doon makikita yon. Pag yung, nakikita yung sa dulo, yung buntot, di ba? Andun yung puwet. Pag nakita nyo parang nagsasalita yung puwet, yun yung nabuga, yung similya. Nang, dun yung sign na nabuga ng similya yung lalaking aso. Mas mataas ba ang rate ng pagkabuntis sa inside compare sa outside? Hindi, parehas lang. Sa pagbibreed ng dog, walang 100% na ito ay mabubuntis. Lagi itong may chance. Napapataas natin ang chance sa pagkuha ng tamang araw ng stud. Yun, yung tamang araw ng stud, katulad na sinabi ko sa iba kong vlog, ang ginagamit natin na araw ay yung 9 days. Start ng regla, start ng bilang. Yun yung ika-1 day niya. Pag secure na healthy ang male and female and madami pang iba. Pero even na napagawa mo na lahat na at na-secure mo na lahat ng need i-prepare, eh di pa din yung magiging 100%. Tumaas lang ang chance ba't wala pa din kasiguraduhan. Ang malaking factor ng pagbubuntis at dami ng puppies ay nakasalalay sa female. Yun, kasalalay yung sa female nga. At may halong swerte na din. Kung mabuntis, mas okay. Pero kung hindi, try ulit sa susunod. Pero ang aking ginagawa mong nabuntis ngayon, papahinga muna siya ng 6 months o kaya 1 year hanggat bumalik yung sigla niya. Doon ako nagpapabuntis ng babaeng aso. May mabubuntis, may hindi, may madami, may konti. Okay, ngayon, sana nagustuhan to ng mga dog lover dyan. Kung di ka pa nakasubscribe, wala nang mawawala sa'yo. Pakiclick ng subscribe button and pakikalampag ng kampana para lagi kang update. Again, this is Okie Doggy na naniniwala sa kasakabihan. No bad dogs, only bad owners. Bye-bye! We don't need to be lonely, we don't need to be hurting, 'cause I'm feeling like you.